Mga kapatid, maging mapagmatyag at maingat lalo na sa pampublikong lugar. Sumalakay ang isang grupo ng mga magnanakaw sa isang kainan sa Angeles City, Pampanga. Ang modus ng grupo, laglag barya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. April 20, namakuna ng mag-asawang yan habang nasa isang fast food restaurant sa Angeles City, Pampanga. Naghihintay ang mag-asawa na ilabas ang kanilang order. Ilan saglit pa, isang grupo ang papasok at uupo sa iba't ibang sulok ng kainan at kunwaring hindi magkakakilala. Pero pagtayo ng lalaking biktima para kunin ang order na pagkain, ay sabay-sabay ring tumayo ang mga nasa paligid ng mag-asawa. Lilingalinga pa ang grupo at tila nagmamasid. Maya-maya, kumilos na ang isang babae at naglaglag ng pera malapit sa target. Ang kasabot naman ng sospek na lalaki, kinalabit ang nakaupong biktima at itinuro ang pera sa sahig. Nang malingat ang biktima, dito na inablot na naghihintay na kasama ang bag ng customer. Mabilis namang nagbulasan ng grupo na parang walang nangyari. Akala pa ng mabaing biktima ay di niya nadala ang nanakaw na bag. At ang sabi ng aking misis na yung palang bag ko ay wala dito sa aking silya, dito sa aking binaglagyan. Pakitingnan mo nga lang sa aking sasakyan. So tinignan naman namin ako, tumayo, tinignan ko sa sasakyan, lumabas ako. Binalikan ko yung misis ko. Sabi ko, wala yung bag mo doon. Nagpunta yung misis ko doon sa manager na nireport niya na nawawala yung bag. Pero hindi namin alam na merong kumuha. Lapis naman ang pagdaramdam ng mag-asawa. Kasama kasing natangay ng bag ang perang pampagamot sana na misis niyang may sakit. Pagpunta kami sa Sacred Heart Hospital sa kanyang follow-up check-up. Hindi pa kami nananghalian, nag-stop over muna kami. Ang hinggit niya'y pinagtataka ay kung bakit walang gwardiya o bantay man lang sa restaurant. Naipablatter na sa mga pulis ang insidente. Hindi bababa sa 7 sospek ang sangkot umano sa pagnanakaw. Sinusuri na rin ng mga pulis ang kopya ng CCTV para matukoy ang mga salarin. Ngayon namang wala na silang magagawang mag-asawa, giit ni Mr. na isang pastor, ipagdarasal na lang niya ang mga salarin. Sana sila naman ay magbago, magbagong buhay, at huwag naman nila lang gawin. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.